Okay, magandang gabi po sa lahat ng nandirito at makakapanood na itong video ito. Ito pong topic natin ay about prevention and solution for stress, burnout, and depression. So yung ending po ng ating pinag-aaralan is to avoid or to prevent depression, dahil pag nakarating na yung tao doon, medyo mahirap ng solusyonan. Kaya nagpunta po tayo sa prevention. At kung first time nyo makakapanood nitong video na to, ito po ay series pang-apat na to. Kaya kung dito lang kayo makakapanood, baka hindi nyo masyadong maintindihan lahat. So we suggest, balikan nyo po yung mga previous teachings natin. Nandoon po yun sa Juhia Masinag Official sa YouTube. At simulan nyo sa simula para maintindihan nyo yung pagkakasunod-sunod. Dahil para tong telenovela, pag sa gitna ka nanood, medyo may kulang, no? So, pang-apat na pong bahagi ito. Part 4 na po tayo. So, balikan lang natin po yung the process before depression. Last Sunday, nandudo na po tayo sa number 3, burnout. So, konting review. Pinag-aralan natin previous weeks, stress is not bad. Ito yung nagpapatakbo sa tao, yung taong hindi na-stress, walang nararating sa buhay. Okay? Kain tulog lang yan, hindi yan napapagod, hindi yan na-stress. So yung stress, ito yung nagtutulak sa tao to fight, to flight. No? Yung mga hormones sa katawan, yung nagbibigay ng energy para ka maka-accomplish ng mga bagay na commonly hindi mo kakayanin yon kung wala yung stress. So, ang masama ay yung chronic. Ang chronic stress kasi, konting review lang sa nakaraan, ay hindi na to naaalis-alis na mga stressors. Yung mga accomplishment mo dapat, yung mga goals mo dapat, yung mga deadlines, hindi mo na natatapos. Yung mga ligpitin, hindi na uubos-ubos pa ulit-ulit. Kumbaga, hindi lang buhay na walang hanggan ang meron, pati yung ligpitin na walang hanggan. No, merong eternal na kalat. Eternal na deadline na hindi matapos-tapos. Merong walang hanggan. So pag umabot ka dito sa puntong ito na parang wala namang katapusan lahat ito, paulit-ulit, walang nangyayari, chronic stress 'yon. So from chronic stress, doon na nangyayari yung nagkakagulo-gulo na yung mga hormones natin sa katawan at doon na nagsisimula yung mga imbalance. And then pag umabot na tayo sa number 3, burnout, yung bang ayaw mo nang gumalaw. Sa chronic stress, nagdo-double time ka. Gagalaw ka ng todo para maka-cop up doon sa mga nakatambak, nakatenggang mga trabaho. Pipilitin mong tapusin. Magdo-double time, triple time, sobra pa doon. Pero pagdating ng burnout, ayawan na to. Ayaw mo nang kumilos, ayaw mo nang magtrabaho, tulog ka na lang ng tulog, kain ka na lang ng kain, at mahirap ka na uling magsimula. So last Sunday, pinag-aralan po natin yung buhay ni Moses na umabot na siya sa hangganan at nakarating nga to sa level 5, depression. So nung nag-start tong topic na to, merong apat na tao sa Bible akong gustong i-share na pinakita ko sa inyo, si Moses, si Elijah, si Job, at si Jonah. So today, pupunta po tayo kay Prophet Elijah. Tapos na tayo kay Moses. So tapos na rin tayo dun sa definition ng chronic stress, burnout. Kung gusto nyong malaman kung ano yung mga palatandaan, balikan nyo yung mga previous teachings sa YouTube channel natin. So punta po tayo kay Elijah. So Elijah, the anointed prophet of God, sa 1 Kings chapter 19 verse 4, umabot na siya sa hangganan na sinabi niya, "Hey Lord, he asked that he might die, saying, it is enough. Now, O Lord, take away my life, for I am no better than my fathers." Ito yung mga confession ng mga depressed. Ayoko na, tama na, sana namatay na lang ako, sana hindi na lang ako pinanganak, sana hindi na to nangyari. Okay? So, umabot sa puntong ng depression itong si Elijah. Hindi lang siya stress, chronic, hindi lang siya burnout, naka-level 5. So, balikan natin yung mga nangyari sa buhay niya. Ano yung factor? Kagaya nga nung sabi ko, most of the people na nakarating sa level of depression, dumaan muna
sa proseso. Walang bigla. Actually, habang minumuni-muni ko nga itong mga bagay na to, magmula sa pag-unlad at magmula sa pagbagsak, lahat may process. Walang bigla. Okay? Walang bigla. Yung kunyari, nalaglag ka sa kasalanan o umunlad ka sa buhay, parang-parang yung dam na sumabog, dahan-dahan nagkakrak yan sa likod, sa ilalim. Hindi mo yan nalaman, di nakikita yan ng mga nag-iingat doon. Pag sumabog yan bigla, sasabihin nila, paano nangyari yon? May proseso yun. Kagaya nung nabanggit ko rin noong nakaraan, ang kasalanan nagsisimula ng Monday. Tinutokso-tokso ka, nagbababad-babad ka na ng konti. Tuesday, medyo nag-level up ka. Wednesday, Thursday, pagdating mo ng Saturday, si Satan, alam na na malambot ka na, pwede ka nang tuksohin, pwede ka nang bumigay kasi yung proseso na ihanda na. Sa pag-unlad, ganun din. Lahat may proseso. Wala pong bigla sa buhay natin. Yung nagising ka na lang bigla, depressed ka na. O nagising ka na lang bigla, mayaman ka na, walang ganun. Nagising ka na lang bigla, okay ka na. Tinatrabaho lahat at may proseso. So, kay Elijah, what is the process nung kanyang pagiging depressed? 1 Kings 19:4. Balikan natin yung 1 Kings 17 verse 1. Dito po nag-start. Yung stressors ni Elijah, number one ay yung famine. Number two, yung fear. Kung paano si Moses ang stressor niya, yung mga maangal. And by the way, sa mga previous teaching natin, naglagay tayo, nag-discover tayo ng mga stressors na naranasan ng mga example natin at pwedeng maranasan din natin. Kaya babalik-balikan nyo talaga yon. So, meron tayong complaining, worry. Diba? Yun yung mga stressor ng iba. Ngayon naman, yung famine. Sabi sa 1 Kings 17 verse 1, dito nagsimula yung kwento ni Elijah. Now Elijah, the Tishbite of Tishbe in Gilead, said to Ahab, yung hari, hari ng Israel, Ahab, as the Lord, the God of Israel lives, before whom I stand, there shall be neither dew nor rain this year, except by my word. Sabi niya kay Ahab, dahil sa kalokohan ng hari at ng buong bansa, tumalikod kay Lord, tumalikod kay Yahweh, walang ulan pati hamog wala sa loob ng 3 taon. Sa 1 Kings 18 verse 1 and 2, nung matapos yung 3 taon na yon, sabi dito, after many days, the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year. 3 taon tagutom. 3 taong walang makain, walang maharvest sa lupain. 3 taon. At sa 3 taon na yon, nagsimula yung buhay ni Elijah sa 1 Kings 17, doon siya nakatira sa batis ng cherit. Doon siya umiinom ng tubig at nagpapadala si Lord ng pagkain sa kanya through a raven. Every day. Okay? Ngayon, tanong lang. Sa pandemic na nadaanan natin ngayon for almost 1 year, buong mundo, mayaman ka o mahirap ka, apektado ka kung nakatira ka sa planet Earth. Financially, emotionally, mentally, physically, socially, alin dito sa mga to, apektado ka. At least 2-3 dyan. Hindi pwedeng nakatira ka sa Earth tapos hindi ka affected. Hindi mo ramdam yung nangyayari. Impossible yun. Ngayon, nung panahon ng tagutom sa Israel, 3 taon, sa palagay nyo, hindi ramdam ni Elijah. Ramdam hindi. Ramdam. Imbis na sa lamesa siya kumakain, nagluluto ng pagkain, merong dinadampot dito at lulutuin, nandun siya ngayon, nakatambay sa tabi ng ilog na maliit, sa brook ng cherit, at dun siya umiinom ng tubig, nag-aantay na padalahan ng pagkain ni Lord. Through the ibon. At wala siyang choice kung ano yung dalahin, yun lang ang kakainin niya. At sabi doon, meat and bread, no? So, kung ikaw ay hindi tagutom, you can choose what you want to eat. Noong panahon ng ECQ, wala talagang bukas na mga tindahan paglagpas mo ng alas 8, sarado. Wala kang makainan pag inutom ka sa gabi. Di ba? So, yung mga ganun, ramdam mo yun eh. Unlike yung malaya ka na, oh, kain tayo roon, punta tayo doon, yung gusto mong kainin, pwede mong kainin. Pero nung time na yon, nung ECQ, wala. Ganun din, nung time nila Elijah, 3 taon na hindi ka makapamili ng gusto mong kainin. Hindi mo magawa yung gusto mong magawa.
tatlong taon. At pagkatapos nung maubos yung tubig sa Cherith at wala na rin yung raven, sabi ni Lord sa kanya, punta ka naman doon sa Sarepat, sa Sidon, sa Tyrant Sidon, teritoryo ng kalaban yun, teritoryo ng ibang bansa, no? Papuntang Lebanon yan. Kaya sabi ni Lord, doon ka naman, papakainin ka ng widow. Tapos pagdating niya doon, yung widow na yun, namumulot ng stick, sabi niya, ito na nga lang yung huling meal namin eh. Ihingiin mo pa. Pero sabi niya, maniwala ka lang, sunod ka lang sa sinabi ko at mabubuhay kayo. Yun yung ending ng 3 years famine. Tumira siya doon sa bahay ng widow at doon siya kumain. Ngayon, makakapamili ka pa rin ba nakakainin? Hindi pa rin. Tagutom nga eh. 3 taon tagutom sa Israel at sa mga karatig na bansa. At yung Sidon entire kapitbahay ni Leon na bansa. So yung famine for 3 years ay matindi. Kaya ang sabi dito sa verse 2 ng chapter 18 ng 1 Kings, after many days, the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year saying, go show yourself to Ahab. After 3 years, magpakita ka na sa haring Ahab and I will send rain upon the earth. So Elijah went to show himself to Ahab. Now, the famine was severe in Samaria. Alam niyo, ang Israel, pag nagkakaroon ng tagutom, kadalasan yung mga anak nila, kinakain nila. Nahirati sila sa cannibalism. Pag binasa niyo yung Old Testament, maraming mga cases na ganun. Kaya itong famine na to, malamang sa malamang ganun na naman ang sitwasyon. Okay, so 3 taon, ramdam ng buong bansa, Israel, at ng mga kapaligid na bansa, kasama itong propetang ito. Bagamat si Lord nagpo-provide sa kanya, kami, for pandemic season, nakakakain kami, nagtatabaan pa nga eh, no? Kumbaga, nagpo-provide si Lord. Kayo, di ba, nagpo-provide si Lord. Pero ramdam nyo ba yung pressure ng pandemic? Yung limitation ng galaw? Ramdam nyo ba yung hindi to normal na kagaya nung dati? Hindi mo magawa yung gusto mo. Hindi mo masunod yung gusto mo. Nandoon yung stress. Either anumang klaseng stress yung dumadating sa tao. So kahit tayo, nagpo-provide si Lord, pero ramdam natin yung stress. Ganito yung nangyari kay Elijah. 3 years na stress. Chronic stress. 3 taon. Yung makisama ka lang sa bahay ng widow, hindi mo kaano-ano, baka machismis ka pa dyan. Di ba? Lalaki kang tao, propeta ka, tapos nakikitira ka dyan sa widow. So, maraming stress na nangyayari. And then, for 3 years time, pag binasa niya itong 1 Kings 18, yung mga susunod na verses, merong prophet na si Obadiah. Niligtas niya ibang mga prophets ni Yahweh. Tinulungan niya para hindi mapatay ng asawa ni Ahab. Tapos, nung magpapakita na, sabi dito, magpapakita na sa Elijah kay Ahab, actually, hindi to nakita agad. Hindi siya nagpakita agad. Nag-meet pa sila ni Obadiah. At sabi niya, sabihin mo sa hari, magkita kami sa Mount Carmel. Ang sabi ni Obadiah, teka lang, mahal na propeta, alam naman namin na hinahunting ka ni Haring Ahab kung saan ang lupalop ng Israel at ng iba't ibang bansa at nililipad ka ni Lord kung saan niya gusto. Bigla ka na lang lilipad doon. Lumilipad po itong mamang to eh. Nililipad ni Lord. So, ang sabi niya, papatayin ako ng hari pag sinabi kong nandito ka tapos pagdating niya wala ka. Ngayon, binigyan na assurance ni Elijah na hindi ako aalis kasi tapos na yung sumpa sa Israel na 3 taong walang ulan. So nagpakita siya kay Ahab at ang sabi ni Ahab, ikaw yung troubler ng Israel, ikaw yung troublemaker ng Israel. So ang sabi ni Elijah, so for 3 years, aside sa famine, aside sa tagutom, aside sa stress na to na chronic, hinahunting siya ng hari. Gusto siyang patayin. 3 taon nagtatago. So yung takot at yung gutom naghalo sa puso ni Elijah. So ito yung kanyang stressor. Ito yung chronic stress. Okay? And then, pagdating ng verse 19. Verse 19 ng 1 Kings 18. Now therefore, ito na, nag-meet na sila ni Haring Ahab. Sabi niya, now therefore, send and gather all Israel, yung mga leader na Israel at kung sino man nandiyan dyan, gather to me at Mount Carmel and the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table, sa asawa niya.
yung nag-aalaga nitong mga propeta ni Satanas, kumbaga. Ito yung mga nakakonek sa demonic forces, kaya nasumpa yung Israel. Bali, ilan sila lahat? 850 false prophets. So ang sabi ni Elijah, papuntahin sa Mount Carmel. So ang ginawa naman itong hari, pinapunta. Malamang hindi alam ng misis niya, no? 1 Kings 18:40. Sabi dito, "And Elijah said to them, seize the prophet of Baal." Ito na yung nangyari after na may confrontation doon sa Mount Carmel. Ang sabi ni Elijah doon sa mga propeta ni Baal at ni Asherah, "Sige, mauna kayo. Meron dalawang bull dito, dalawang kakataing kalabaw or baka, something. So, mauna kayo," sabi niya. Umaga pa lang 'yon, mauna kayo. Katayin niyo, tapos walang apoy. Kung sino ang Diyos na makapagpababa ng apoy, siya ang tunay na Diyos. So itong 850 prophets na to, kinata yung bull, nilagay dun sa altar, nagdasal sila, mula umaga, hinabot ng tanghali, tapos maghahapon na, wala pa rin nangyayari. So ang ginawa ni Elijah, inalaska ng inalaska sila. Sabi niya, baka naman tulog pa yung Diyos nyo, gisingin nyo, tanghali na. O baka naman yung Diyos nyo namasyal. O baka naman nagsisiyar yung Diyos nyo, tagal. So maraming pang-aasar itong si Elijah, version ko po yun, pero ganun yung dating. So ang daming pang-aasar si Elijah dahil walang sagot, walang bumababang apoy para sunugin yung offering nila. Nung bandang hapon na ginawa nitong mga prophets, naghihiwa na sila. Naghihiwanan sila sa mga katawan nila kung ano-ano nang ginawa nila para lang si Baal ay sumagot. Si Baal hindi sumasagot. By the way, si Baal ay naniniwala sila, the God of fertility and rain. Siya ang may control ng ulan. Kasi pagkatapos itong labanan na to, nag-pray si Elijah na umulan. Okay? Sabi ni Lord, 3 taon tapos na, uulan na, then he prayed. So, sabi dito, verse 40, "And Elijah said to them, seize the prophet of Baal." So nung siya na ang nagpray, sabi niya, okay, walang sagot kay Baal, walang sagot kay Asherah. So ako naman. So nilagay niya yung 12 bato sa altar, simbolo sa 12 tribes of Israel, at kinatay niya yung bull, nilagay doon. Tapos sabi niya, buhusan niyo ng tubig yung altar. Tapos pinaulit pa niya, buhusan niyo pa uli ng mas maraming tubig. Kasi nung time na yon, maraming mandarayang mga propeta na yung ilalim pala ng lupa may butas, tapos sisilaban nila doon, bubugahan ng hangin ngayon para yung apoy lalabas kunyari dito. No? May daya. Kaya ang ginawa ni Elijah, para walang daya, paapawin niya yung tubig. Hanggang yung tubig umaapaw, basang-basa yung paligid, na kahit anong pandaraya ng apoy, hindi na uubra. Basa yung offering, basa yung kahoy, basa yung lupa. So, walang daya. Nung nag-pray si Elijah, bumaba yung apoy. Tinupok yung offering at yung mga tao nagsigawan. Si Yahweh ang tunay na Diyos. Biglang lumuhod sila. On that moment, yung puso ng Israel bumalik kay Lord. Naibalik. Yung mga backslider biglang na-restore. Tapos sabi niya, seize the prophet of Baal. Takbuhan na yung mga propeta eh. No? Propeta ni Baal at Asherah, takbuhan na. Ang ginawa ng mga tao ngayon, pinaligiran sila, hinuli sila, at dinala doon, sabi dito, "Let no one of them escape," and they seized them, and Elijah brought them down to the brook Kishon and slaughtered them there. Kung titingnan nyo yung word, walang indication na yung mga tao nakisama sa pagpatay sa mga propetang ito. Meron ba? They seized the prophets. Ang sabi ni Elijah, dalahin nyo doon sa brook Kishon, at doon kinatay. So kung ito yung babasihan mo, single-handedly, papatay ka ng 800 katao, 850, mag-isa. Sinabi ko nga nung una, kung papatay ka ng isang baka, isang baboy mag-isa, para ka nakipag-wrestling noon, lalo na kung buhay pa, no? Hahabulin mo pa, dudulas-dulas yan. Ito tao. Ngayon sasabihin niya, ba't pinapatay ni Lord yung mga taong yan? Demonically possessed. Ampon ng mga demonyo to. Sa panahon nila, ganun yung batas. No?
Imagine mo, pinatay ni Elijah ganito karaming tao on that day, on that night. On that night. Isa lang, nababoy ang katayin mo o magkatay ka ng 100 manok. Eto, 850. Hindi kaya pagod to si Elijah? So ang kanyang stressor, ang kanyang chronic stress, eh yung taggutom na ang tagal-tagal, yung hinahunting siya, yung takot na nararamdaman niya. Pagkatapos noon, nagbiyahe siya from Saripat papunta dito, ito naman, pinagpapatay niya yung 850 prophets. Nakakapagod po ito. Kaya yung physical exhaustion, yung burnout ng kanyang katawan, yung ubus yung energy. And then, kinagabihan, pagkatapos niyang patayin yung mga prophets, sabi niya sa kanyang assistant, punta ka doon sa taas ng Carmel, tingnan mo yung tapat po ito ng dagat, itong bundok na to. No? Tingnan mo kung may ulap na. Nag-pray siya, nakaluhod siya, yung ulo niya na sa pagitan ng kanyang tuhod. Ito po itsura ng Carmel, nagpunta din kami dyan. Ganyan kataas yan. Yan dagat dito. Dagat dito, sabi niya sa servant niya, sa assistant niya, tingnan mo yung dagat. Tingnan mo yung ulap sa dagat. Dahil 3 years walang ulan, 3 years famine, tingnan mo. Nag-pray siya 7 times. 7 times bumalik yung kanyang assistant. Sabi niya, may maliit na ulap. May maliit na ulap. Sabi niya, sabi mo, Ahab, andyan na yung ulan. Hindi na siya makakaalis pag hindi pa siya umalis ngayon dahil sobrang lakas. So ito po yung itsura ng Carmel. Banda rito naman yung Jezreel. Banda dyan yung Megiddo. Okay? Kaya punta po kay Israel para mas maganda yung nakikita niyo yung area. So ito ngayon yung Carmel, yung pababa. Teritoryo to ngayon ng bahay faith, yung religion na bahay. Sila yan, kaya maganda yung lugar. So yan yun. Yung dagat na yun, Pierian ngayon, doon banda, pinatingnan ni Elijah, yung kanyang servant, tingnan mo yung ulap, kung meron na ba. So yun. 1 Kings 18:46. And the hand of the Lord, sabi niya, sabihin mo kay Ahab, uulan na. Kasi ayan na nga, nakita niya na may ulap. 7 times siya pumunta doon sa top of Mount Carmel. And the hand of the Lord was on Elijah, and he gathered up his garment and ran before Ahab to the entrance of Jezreel. Nung tumakbo na yung karuahe ni Ahab, yung hari, dahil uulan na nga, ang ginawa ni Elijah, tumakbo, inunahan yung mga kabayo. Kaya niyo yun? Ilang kabayo sa isang karwahe? Minimum of 2. Pwedeng 4. Pwedeng 6. Hinabol niya yon at nilagpasan niya hanggang doon sa Jezreel. Okay? Pagod kaya to? Galing ka sa chronic stress? 3 taong tagutom ang hirap ng buhay at kalagayan ng buhay mo. 3 taon kang natatakot sa buhay mo dahil hinahunting ka nung hari at nung reyna. Ngayon, nakipagbakbakan ka dun sa bundok at pinagpapatay mo yung 850 prophets. Ngayon, tatakbo ka mula doon sa Carmel papunta ng Jezreel. Ang layo po ay 50 kilometer from Carmel to Jezreel. Tapos pagdating ng 1 Kings 19 verse 3, nung nalaman ni Jezebel, nung reyna, na pinagpapatay niya yung kanyang mga alagang propeta, sabi nung reyna, bukas na bukas din tingnan ko lang walang mangyari sa'yo, Elijah. Yari ka sa akin. Kung paano mong pinatay yung propeta ko, papatayin din kita. Nalaman ni Elijah, takbo. Takbo si Elijah, yung takot niya andun pa rin. Then he was afraid. And he arose and ran for his life and came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. Mula dulo hanggang dulo ng Israel, 160 kilometers from Jezreel to Beersheba. Ito po yung mapa. Kung titingnan niyo yung mapa dyan, galing siya ng Sidon sa Refat. Okay, doon siya tumira, doon sa widow. From Saripat to Mount Carmel, hindi ko na sinulat yung ilang kilometro, ang layo nun. Walang kabayong pinag-uusapan sa oras na to. At wala ding sinabing may chariot na
bumitbit kay Elijah, bagamat minsan nililipad siya ng spirito ni Lord, pero dito sa mga panahon na nagbabiyahe siya, walang binanggit na ganun. So therefore, malamang on foot. Naka-BMW siya dito. By means of walking. Diba? So from Mount Carmel, going to Jezreel, tumakbo siya, inunahan niya yung karuahe ni Ahab. Naku, grabe yung pagod nito. Yung physical exhaustion sa God. And then, nung nalaman niya, napapatayin siya ni Jezebel, from Jezreel, Israel yun, kung alam niyo history ng bansang Israel, yung kingdom ni David, pinasa niya kay Solomon. At nung namatay si Solomon, nahati sa dalawa, Northern Kingdom and Southern Kingdom, Israel and Judah. So, galing siya ng Israel dito. Ngayon, tumakbo siya ng Judah. Yung Judah, yung Beersheba, sakop ng Judah, dun sa dulong-dulo baba. Okay? Dito yung PowerPoint ko sa video kasi nandito. Ayun, no? Beersheba, papuntang Edom. Diyan kami dumaan, nung galing kami na Egypt, diyan kami pumasok. Wilderness yan, disyerto yan. So, diyan kami pumasok sa Beersheba. Ngayon, from Jezreel to Beersheba is 160 kilometer. Alam niyo kung gaano kalayo yun. From Antipolo to Bulacan is 44.9 kilometer. Kaya mong maglakad from Antipolo to Bulacan. 44.9 kilometer. E 50 kilometer to. So lagpas ng Bulacan ang Carmel to Jezreel. Now from Jezreel to Beersheba, another 160 kilometer from Bulacan to Subic is 138 kilometer. E 160 to. So, kunyari, nagbiyahe ka from Antipolo to Bulacan, from Bulacan to Bataan? By means of walking, BMW? Ano mangyari sa'yo? Kapoy good. Di ba? Stress ka na, chronic na nga, gutom, hirap. Chronic stress, takot pa, tapos exhausted. Ito pa, pinsan, in the peak of your success, doon mo nararanasan yung kapaguran. In the peak of your victory, aftermath nito, doon mo mararamdaman na parang walang nangyari. Imagine mo, 850 prophet, tinalo niya single-handedly in one day, in one night. Tagumpay yun. Tapos yung puso na Israel na ibalik niya kay Lord. Pero ang pakiramdam niya wala. Ganito eh, pag exhausted ka na, burnout ka na, may na-accomplish ka naman eh, kaya lang nakikita mo yung hindi nangyari. May natapos ka eh, kaya lang hindi mo nakikita yung natapos mo, ang nakikita mo yung hindi pa tapos. Yun ang nakaka-stress sa'yo. Tama ba? Kaya nga minsan, pag stress ka na, tingnan mo yung natapos mo, wag yung hindi tapos. Pag tiningnan mo yung hindi na-accomplish, ma-stress ka talaga lalo. So, tingnan mo yung tapos na. Si Elijah, tiningnan niya yung hindi niya na-accomplish. Kaya, sad talaga eh. Lungkot. Takbo siya doon sa Beersheba. Tapos sabi doon kanina, pagdating niya sa Beersheba, which belongs to Judah, yung servant niya, iniwan niya doon. Naglakad pa siya sa disyerto ng ilang kilometro. Now, anong solution ni Lord dito? Sa 1 Kings 19 verse 4, but he himself went a day's journey. Maghapon pa siyang naglakad. Hindi pa ba sapat yung naglakad ka mula Antipolo hanggang Bataan? Naglakad ka na naman? Grabe to. Makapagod talaga. He himself went a day's journey in the wilderness. Beersheba, wilderness na yon, pumunta pa siya dun sa bandang dulo, papunta ng Horeb. Yung Horeb is the same mountain, Sinai, yung pinakita ko nakaraan. Yung dun kami nagstay sa Mount Sinai. So, the same mountain yon. Ngayon sabi niya dito, he went into the wilderness and came and sat down under a broom tree. Tandaan niyo to, walang puno sa Sinai. Yung broom tree tinutukoy niya, yung mga parang bush na, may mga bush, tapos yung broom tree naman, yung ano lang, mababa lang yun. Doon siya sumilong. At ang sabi niya dito, ito yung kinuha nating verse na na-depress siya. Sabi dito, he came and sat under a broom tree and he asked that he might die. Sana,
Katatapos na ng tagumpay mo, katatapos ng success mo, katatapos ng ang galing mo, 850 prophet, tinalo mo. Yung mga backslider na ilang libo o milyong katao, napabalik mo kay Lord, katatapos lang ng tagumpay mo, pero ito siya ngayon. Kaya kahit nagtagumpay ka, kahit spiritual ka, pero physically exhausted ka, ang pakiramdam mo ganito. Kaya hindi nakukuha to sa spiritik lang. Dahil anointed pa siya hanggang ngayon. Connected pa siya kay Lord, nakikipag-usap pa rin siya, nagpipray pa rin siya, pero hindi sapat yon. Kahit anong prayer mo, kahit anong connection mo kay Lord, yan yung number one, sabi ko noong nakaraang Sunday. Pero kung pagod ka na, utak mo, mentally, physically, emotionally, pagod ka na, madadali ka pa rin ng depression. Madadali ka pa rin ng burnout. Kaya hindi sapat yung spiritual, pero yun yung pinaka-importante. Yun yung pinakamahalaga. Kaya sabi dito, he sat down and he asked that he might die. Sana mamatay na ako. Saying, it is enough. Tama na, Lord. Now, O Lord, take away my life for I am no better than my father. Sabi niya, wala naman akong binatbat. Parehas lang kami. Hindi naman ako mas magaling sa mga ninuno ko. Yan ang hindi mas magaling. Katatapos mo lang gawin yung pinakamahirap gawin. Ibalik yung bansa sa Diyos. Patayin yung 850 prophet. Hindi ka magaling. Magaling siya. Kaya lang, pag nagsiself-pity ka na, hindi mo na nakikita yung accomplishment mo. Pagod ka na kasi. Kaya sabi mo sa katabi mo, mamahinga ka naman. Dahil pag hindi ka mamamahinga, hindi mo na-enjoy accomplishment. Okay, trabaho ka ng trabaho, trabaho ka ng trabaho. Oo, may pera ka, dami mong nagagawa, dami mong napatay na propeta, pero hindi ka na masaya. Hindi ka na masaya. So 1 Kings 19:4. Ah, may umaaray. May pumipiyok. Para sa ating lahat 'to. Okay? So dito natin kinuha yung verse na Lord, tama na. Lord, ayoko na. Wala namang nangyayari. Pero ang totoo, may nangyayari. Kaya lang pag pagod ka na, burnout ka na, chronic stress ka na, lalo na pag depressed ka na kahit may na-accomplish ka pa, hindi mo na na-enjoy. So what's the use of having a lot of money? What's the use of having so many accomplishments? Di ka naman masaya. May libro akong pinababasa sa mga anak ko. Title ng book is How to Become Rich. Saka yung isa, How to Become Successful in Life. Ang sabi niya doon, ang goal hindi naman pagyaman. Ang goal is maging masaya ka. Dahil mayaman ka nga, hindi ka naman masaya. So what's the use? Tagumpay ka nga, hindi ka naman masaya, depressed ka. Tagumpay ito eh. Tagumpay itong mamang to, hindi siya talo, tagumpay panalo, pero hindi masaya. Kasi pagod na. Kaya pag pagod ka na, hindi mo na na-enjoy accomplishment. Now, what's the solution? Kung kayo magbibigay ng solution kay Elijah, anong sasabihin mo? Pray more. Pray hard. Mag-fasting ka ng 40 days. Punta ka ng prayer mountain, doon ka 1 week, ganon. Lakad ka uli, fasting ka doon sa bundok, yon. Ano ipapayo nyo kay Elijah na successful prophet, anointed prophet, victorious prophet, ang dami accomplishment in life pero hindi na siya masaya? Ano ipapayo nyo? Sasabihin na iba, pray ka lang, kaya mo yan. Yan yung malaking kalokohan eh. Attend ka pa ng Sunday service, attend ka umaga, attend ka sa gabi. Magulat ka sa solusyon ni Lord. Hindi spreketik. Tingnan nyo solusyon ni Lord ha. Kain, tulog. Makinig kayo. Sa mga kain tulog, huwag kayong kain tulog, hindi solusyon sa inyo to. Hindi ito para sa inyo. Pero sa mga pagod na, ang solusyon ni Lord, kain, tulog. Tandaan niyo, hindi pare-parehas ha. Ito kay Elijah, yung kay Moses, delegation. Okay, sabi dito sa verse 5, 1 Kings 19, verse 5 to 7. And he lay down and slept under a broom tree. And behold, an angel touched him and said to him, arise and eat. Natulog siya, so medyo mahababa na yung tulog niya. Sabi ng anghel, kain ka naman. Tama na ng tulog mo, nakapahinga ka na. Kain naman.
And he looked, and behold, there was at his head a cake. Aba? Social. Magko-commercial ako, baka contest pa to. A cake baked on hot stones and a jar of water. Siyempre, siguro malamig yan. And he ate and drank and lay down again. Kumain at natulog ulit. Akala ko, ipag-pipray ni Lord. Pray ka lang. Kaya mo yan. Pag pinag-pray mo yan, mawawala yan. Eh, hindi prayer. Hindi, devotion. Basa ka ng isang buong Bible a day. Palagi ko lalong ma-stress to. Minsan yung mga spiritic na advice, hindi tama eh. Depende sa sitwasyon at sa kalagayan ng tao. Kung yan hindi na spiritic talaga, lumayo kay Lord, yun, pagbabalik kay Lord. Yun yung tinuro ko last Sunday, di ba? Unahin natin si Lord. Kung pagod ka na, come unto me, sabi ni Lord. Pero dito, hindi naman to lumayo kay Lord. Ginagawa nga niya yung pinagagawa ni Lord eh. Kaya nga siya napagod. Hindi porke ginagawa mo yung pinagagawa ni Lord, hindi ka mapapagod. Mapapagod ka rin. Lalo na kung hindi na balansyado. Lalo na kung sobra-sobra na. Hindi naman kailangan gawin, ginagawa mo pa. Yung hindi ka kontento sa ginagawa mo, dagdagan pa natin. So ito, ginagawa yung kalooban ni Lord. So ang sabi dyan, natulog, kumain, natulog. He ate and drank and laid down again. And the angel of the Lord came again. Pumunta na naman yung anghel the second time. And touched him and said, arise and eat, for the journey is too great for you. Gising, kain ulit. Diba? Alam nyo, pag magbabakasyon ka, pag pagod ka na kami, pag nagbabakasyon kami, lumalabas kami ng Pilipinas o kahit dito, supposed to be kain, tulog lang talaga. Kaya sabi ko, Esther Jerry, tapon mo yung cellphone mo. Huwag mo kausapin yung mga tindera mo nung panahon na yon. Dahil nandito na tayo sa Thailand, yung problema, bit-bit mo pa. Supposed to be, pag nagbakasyon ka, putol ang komunikasyon mo sa lahat ng stressors mo. Kain ka lang, tulog ka lang. Kain, tulog. Kung may swimming pool, kung may dagat, ligo. Enjoy! Hindi, tika lang. Yung mga tao nandun na sa pahinga, nagtatrabaho pa? Hello? You don't enjoy what you do? You don't enjoy your accomplishment? Hindi kayo masaya sa nangyayari sa buhay nyo kahit marami na kayong accomplishment, marami na kayong napatunayan, marami na kayong pera, hindi kayo masaya. Bakit? Pagod ka eh. Imagine mo, nagpapahinga ka na, pagod ka pa. Kaya yung iba, hindi baling tamad. Hindi naman pagod. Wala ka naman pera. Diba? So, rest, sleep, and eat. Lalo na pag nagbabakasyon. Sarap nito, no? So, anong solution ni Lord? Hindi prayer, hindi fasting. Hindi more devotion. Pahinga, tulog, kain. Si Lord ba nagpayo nun? Oo, si Lord. Si Lord, hindi spreketik. Daig ka pa, no? Tayo, spreketik. Pray ka lang, kaya mo yan. Mawawala yung pagod mo pag nagpray ka. Oo naman, nakakatanggal, pero totally, pag hindi mo binalance, physical mo, emotional at mental, hindi sapat. 1 Kings 19:15 to 16. Ang unang solusyon ni Lord sa problema ni Elijah, pahinga, tulog, kain. Pangalawang solusyon niya, 1 Kings 19:15 to 16. And the Lord said to him, go, return to your way to the wilderness of Damascus. Tingnan nyo, naglalagari si Elijah mula sa Israel, andun yung Sidon sa Tyre, sa Sarepat. Balikan natin yung mapa. Yung Sarepat doon, sa taas, ang Beersheba dito sa baba, tapos pumunta siya ng Horeb o Mount Sinai, papunta doon, malapit-lapit, Egypt na yon. And then, sabi ni Lord, balik ka na naman doon sa Syria, Damascus. Sa dulo na naman, kabilang dulo, sa taas na taas. Damascus, Syria. So ang sabi ni Lord, pero at that time, nakapagpahinga na si Elijah. Kumain siya at sa strength na yon, nagawa niya yung iba pang bagay. And the Lord said to him, go return to your way to the wilderness of Damascus, kabilang dulo na naman. And when you arrive, you shall anoint Hazael to be king over Syria. Sabi niya, pagbalik mo doon, hindi lang Israel ang concern ni Lord, kundi pati Syria kasi katabing bansa,
i-anoint mo si Hazael, siya yung papalit na hari sa Syria. And Jehu, the son of Nimshi, you shall anoint to be king over Israel. Si Jehu naman na general ni Ahab, i-anoint mo. Siya yung susunod na hari ng Israel. And then sabi niya, and Elisha, the son of Shaphat, of Abel Mehola, you shall anoint to be prophet in your place. So sabi niya, okay, pagod ka na. Stress ka na. Okay, burn out ka na. Okay, depressed ka na sa ginawa mo. Now, nire-restore kita. Kain, tulog, pahinga, and then maghanda ka na ng papalit sa'yo. Magkaroon ka ng mga disciples. Magkaroon ka ng mga successors. Hindi pwedeng pag nawala ka, wala na rin. Hindi pwedeng yung business mo, pag nawala ka, sarado na. Pag hindi ka gumalaw, hindi rin yan gagalaw. Maghanap ka ng mga taong iti-train mo. Hindi pwedeng pag nawala yung care group leader, yung care group magsasara. Hindi pwedeng pag nawala yung pastor, yung church magsasara. Hindi pwede yun. You build your successor, sabi ni Lord. So, dalawang hari, isang propeta si Elisha. So, in-anoint niya yun. Okay? So, ang simple lang ang solution ni Lord sa mga ganitong problema. Pahinga, tulog, kain, and then delegate. Mag-train ka. Mamamatay din tayo. Pag di tayo nag-train ng iba, sa business, sa church, titigil lahat yung ginawa natin. Kaya nga, nung nawala na si Elijah, kinuha ni Lord sa karwahe na chariot of fire, si Elijah yung pumalit. At pag binasa niyo yung accomplishment ni Elijah, matindi rin. Matindi rin talaga. Even yung buto niya, nakakapagbuhay ng patay. Patay na siya noon, ha? So, next prophet, dito tayo magtatapos sa propetang ito. So, tingnan nyo, ha, again, kahit spiritual ka, pwede kang dapuan ng chronic stress. Pwede kang dapuan ng burnout. Pwede kang dapuan ng depression. Kahit ka spiritual. Kahit ka anointed. Kahit ka nakadikit kay Lord. Kasi hindi yun ang basihan nito. Hindi na balansyado yung buhay mo. Kaya nga yung mga pastor na nag-suicide ng mga nakaraang taon, connected kay Lord lahat yun, bakit sila nagpakamatay? Hindi na balansyado yung takbo ng kanilang mental, emotional, spiritual, hindi na rin. Damay-damay yan. Kaya holistic. Now let's go to Jonah. Another prophet na gusto nang mamatay, Jonah 4:8, sabi niya, when the sun rose, God appointed a scorching east wind, and the sun beat down on the head of Jonah so that he was faint, and he asked that he might die, and said, it is better for me to die than to live. Another prophet, another person, nakakonect kay Lord, kaya lang disobedient. Disobedient kay Lord. So, ano naman ang nagtulak kay Jonah? Paano siya umabot sa puntong ito na gusto niya nang mamatay? Yung depression, hindi lang siya nilamo ng balyena o nilamo ng isda, nilamo siya ng depression. So let's start with Jonah chapter 1. Jonah's chronic stressor, bitterness. Number 1 na stressor ito. Di ba, worry stressor, complaining stressor, at marami pang iba. Isa ito sa ihilera nyo sa mga main stressor ng isang tao. Sabi sa verse 2 and 3, arise, sabi ni Lord, arise, go to Nineveh. By the way, itong Nineveh ay part ito ng Babylon ngayon, ng Iraq. Ito yung huling-huling strongholds ng ISIS. Itong Nineveh area na to, itong huling-huli dito tinalo yung ISIS sa Nineveh. May napanood kaming movie, mga police lang, mga well-trained police ang tumira sa mga ISIS. Dito nila natalo sa area na to, sa Nineveh. So part ito ng Iraq. And sabi dito, this Nineveh, isa siyang bansa noon na napaka-laking bansa ng Assyria. And one of the cities ng Assyria itong Nineveh. Kung pag-aaralan yung history, ito yung mga superpower. Assyria, then Babylon, and then Medo-Persia, ito yung Iran ngayon. So, Assyrian Empire is between Turkey, Babylon, Turkey, Iraq, Iran. Ito yung area ng Assyrian. And then, ito namang Babylon, ito yung Iraq. Ito yung Medo-Persia, ito yung Iran. And then, pagkatapos nun, tinalo yung Iran,
Kung napalood nyo yung 300 ng Greeks, and then Greeks Romans. Ito yung mga bansa, superpower na sumakop sa Middle East before. So, nagsimula yon sa Assyria. At yung Nineveh, one of the city ng Assyria. So, Nineveh, that great city, and call out against it, sabi ni Lord, for their evil has come up before me. But Jonah rose to flee to Tarshish. Sa bowl po ito. Tarshish yun, hindi. Papunta to ng Spain. Okay? So, imbis na pumunta siya ng Nineveh, ito yung Mediterranean Sea, ito yung Spain, dito lang banda yung Babylon, yung Iraq. So, iikot siya dito banda. So, ang ginawa niya, imbis na dito pumunta, pumunta ron, palayo. Dahil ang sabi niya dito, from Tarshish to escape from the presence of the Lord, ang intindi ng mga Old Testament prophet and people, si Yahweh is territorial God. Pang Israel lang yan, pang Mediterranean lang yan. Siguro, pag nasa Spain na ako, hindi na ako abutan yan. So, ganun yung concept. Kaya nga sabi ko noon nakaraan, revelation ni Lord sa kanila is nagde-develop. Then, sabi niya, he went down to Joppa. Yung Joppa, malapit dun sa pinakitaan ko kaninang yung pier ng Carmel. Dun banda yun? Port area yun. No? So, malapit dun. Sa baba ng Mount Carmel. And found a ship going to Tarshish. So, he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish away from the presence of the Lord. Bakit siya tumatakas sa utos ni Yahweh? Disobedient prophet ba talaga siya? O may pinaguhugutan yung kanyang pagsuway? Ito pong Assyria, ilang beses in-invade ang Israel. Kung babasahin niyo yung mga libro sa 1 Kings, 2 Kings, makikita niyo doon yung mga hari ng Assyria na laging nilulusob ang Israel. At may mga kwento na pati mga buntis, sinasaksak nila yung tiyan, patay kasaming bata. Masasamang tao to. Maraming ginawang pang-aapi sa bansang Israel itong Assyrian Empire, kasama tong city ng Nineveh. So, alam na alam ni Jonah yon, aware siya sa pangyayari sa bansa nila kung paano apihin ito nung karatig bansa na syudad at bansa ng Assyria. Syudad ng Nineveh. So alam niya yun. Kumbaga may galit siya eh. May sama siya ng loob sa mga taong ito dahil inapi sila. Kaya nung uutusan siya ni Lord na punta ka dun at ang utos sa kanya mag-preach ng repentance. Eh ang gusto nga niya parusahan tong mga taong ito eh. Alam niya, mababasa niya yun mamaya, na alam niya si Lord nagpapatawad. At hindi tutuloy yung parusa. Actually, hindi tinuloy nung time na yon. Pero later on, nung wala na si Jonah, ginunaw din tong lugar na to. Okay? So, bakit tumakas si Jonah? Bakit ayaw sumunod kay Lord? May galit. Galit siya sa mga lahing ito. Dahil ito ay lumulusob, sinasakop sila, pinahirapan sila ng mga taong ito. So, ang bitterness ang number one chronic stress ni Jonah. Bitterness, galit. Jonah 4:1 and 2. But it displeased Jonah and exceedingly and he was angry. Nung nag-preach na siya, pumunta na siya sa syudad at yung mga tao doon nakinig sa preaching niya na mag-repent, magmula sa butiki, manok, nag-fasting lahat. Sabi ng Bible, lahat ng hayop hindi kumain noong araw na yon. So pag sinabing lahat ng hayop, lahat ng hayop. Magmula sa hari, nagsaklot sila, nagrepent lahat sila. At doon nagalit lalo si Jonah, another prophet na successful. Imagine mo, nag-preach ka, nagrepent lahat, na-save lahat, tapos nagalit ka. Si Elijah, natalo niya lahat yung 850 prophets. Tagumpay siya na ibalik niya yung puso ng mga backslider kay Lord, pero hindi masaya. Eto ngayon, tagumpay. Tagumpay, nagsisi yung buong syudad, pero hindi masaya. Gets nyo, pag burnout ka na, ang hirap mong pasayahin. Sabi mo sa katabi mo, pag burnout ka na, pag chronic stress ka na, ang hirap mong pasayahin. Lalo na pag depressed ka. Kaya nga, huwag kang umabot dun. So, sabi dito, Jonah is exceedingly displeased.
displeased Jonah and exceedingly, and he was angry. Galit siya, and he prayed to the Lord and said, Lord, it is not this what I said when I was yet in my country. Sabi ko na nga ba, Lord eh. Kaya nga ayaw ko sumunod sa iyo eh. Kaya nga nung nandudun pa ako sa Israel, ayaw kitang sundin. Alam ko eh, sabi ko na eh, that this is why I made haste to flee to Tarshish. For I knew that you are gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love and relenting from disaster. Sabi ko na eh. Pag nag-preach ako dyan, magre-repent yan, tapos hindi mo parurusahan. Eh, galit ako sa mga yan. Ang gusto ko nga, maparusahan mo sila. Eh ngayon, hindi mo parurusahan. Galit si Jonah. Yung lalim ng kanyang galit, yung bitterness niya, yung sama ng loob, yung unforgiving spirit niya, baon. Hindi niya mapatawad tong bansang ito. Si Lord nagpatawad, pero siya hindi. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mas magaling kay Lord. Pinatawad ni Lord eh. Pero si Jonah, hindi niya mapatawad. Mas magaling kay Lord eh. Nakaka-stress yung maging Panginoon, alam mo ba? Pero hindi ka naman Panginoon. Kaya to na-stress tong mamang to, mas magaling kay Lord. Si Lord pinatawad oh. Pinatawad yung Ninive, siya ayaw niya. Ang gusto niya, gunawin. Tapos ang ginawa niya, lumabas sa Ninive, tapos umupo siya doon sa shade, tiningnan niya, medyo mataas yung area, tiningnan niya, hinihintay pa rin niyang gunawin ni Lord yung Ninive. Hindi pa rin siya naniniwala na ang galing-galing niyang propeta. Hindi pa rin siya naniniwala na lahat nag-repent, kumbaga lahat na save. Hindi pa rin siya naniniwala, hinihintay pa rin niyang parusahan ni Lord yung syudad. At alam niyo yung kwento, nagpatubo si Lord ng halaman, ang saya-saya niya, and then kinabukasan, kinain ng uod yung halaman, galit na galit siya. Sabi ni Lord, nanghihinayang ka dun sa halaman, pero sa mga taong yan, hindi. Yung bitterness niya, yung sama ng loob, yung galit, yung hinanakit, yung kanyang unforgiving spirit, nilamon yung kanyang common sense. Mas mahalaga pa ba yung halaman na yan kaysa dyan sa mga taong yan? Tapos sabi ni Lord, hindi nga nila alam kung alin yung kaliwat kanan nila, pati yung mga hayop, ang dami. So, bitterness is a stressor. Sabi dito sa Hebrews 12:15, see to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble and by it many become defiled. Yung word na bitterness sa original na translation sa Bible, poison. Mapait na lason. Nakamamatay. Ang unang pinapatay ng bitterness, hindi yung ibang tao, ikaw mismo na may galit. Pinapatay ka spiritually. Pinapatay ka mentally, nawawalan ka ng tamang pag-iisip. Imagine mo, mas mahalaga sa kanya yung halaman na tumubo kahapon na matay kinabukasan kaysa doon sa maraming tao at hayop. Nawalan ng common sense, nawalan ng tamang pag-iisip. Nakakalason. At ang sabi dito, itong bitterness na to, na kagaya ng lason, para siyang ugat. Tumutubo, namumunga, kumakalat. The root of bitterness. It springs up and causes trouble. Ang taong may galit, ang taong may bitterness, kahit saan, nagdadala ng gulo. Tapos, and by it, many become defiled. Nakakahawa ito. Yung hindi naman galit yung mga tao doon, pero nung dumating ka, galit na lahat sila. Contaminating to. Yung laso na ipatak mo sa tubig, kakalat yan at maraming pwedeng mamatay. Ganon ang galit. Ganon ang sama ng loob. Ganon ang bitterness. Sa dami kong pelikulang aksyon na pinapanood, iba yung gera sa aksyon. Lalo na yung mga assassin-assassin. Makikita mo, yung mga assassin na yon, ang gagaling nila. For example, yung pelikulang 300 Part 2. Paano na yun? Yung inapi na babae sa ng mga Greeks, kinuha ng Persian, tinrain nila, assassin. Tapos may na panood akong pelikula, ang title Eva. Yung inanakit niya sa pamilya,
sinakyan ng isang grupo ng mga assassin. Ang galing niyang pumatay. Ang galing niyang pumatay. So, ang nakita ko, tapos yung pinag-pray namin na, na demon pa siya sa Mandaluyong, may galit siya kasi na-rape siya. But, pag ikaw may galit, ang demonyo, sasakyan yung galit mo. And you will commit crime, things na hindi mo kayang gawin kung wala yan. Kaya nga itong bitterness, itong galit, lason. Ikaw unang mamamatay physically, spiritually, emotionally, mentally, later on physically, and then ikaw mamatay ito ng ibang mga tao sa paligid. It contaminates them. Kaya sabi ko, may common denominator yung mga killer. May galit sila. Si Joker? Kilala niya si Joker? May galit. Sabi ko, pag ang galit hindi nawala, ganito mangyayari sa'yo. Stressful. Mawawalan ka ng common sense. Mawawalan ka ng magandang takbo sa buhay. Sabi ng Ephesians 4:26. Sabi dito. Hanggang 27. Be angry. Pwede namang magalit. Pero huwag kang magkasala. Because angry is part of our pagkakalikha ng Diyos. Tayo ay emotional being. Kaya nga sabi ko, pag yung happy hormones natin na-release, dapat masaya tayo. Pag lumabas naman yung mga stress hormones natin, papapagod tayo, malakas tayo. Tapos babalik sa normal. So, normal yung masaya, normal yung umiyak, normal yung malungkot, normal yung magalit, pero pag laging galit, laging lungkot, hindi normal. Abnormal ka. Laging masaya, abnormal ka. So may moment to. So being angry, it's normal. Pero sabi ng Bible, do not sin. Paano ka magkakasala pag galit? The moment na binuksan mo yung bibig mo. Kaya nga pag galit ka, ang una mong babantayan, bibig. Pag ikaw naman ay medyo war freak, kamay. Kaya nga pag galit ka, yan yung mga babantayan mo. Dahil the moment na nagbitaw ka na ng salita, hindi mo na mababawi yun. Unless you repent. Pag may ginawa ka na, hindi mo na mababawi yun. Kaya yung mga mainit ulo sa karsada, di ba, bigla na lang mamamaril. Tapos na. Mainit ulo, galit eh. At hindi siya galit doon sa nakabangga niya. Galit siya sa asawa niya, o sa anak niya, o kung sino man na ibunto niya sa iba. So, delikado to. It contaminates others na wala namang kinalaman. Ganun yung nangyari kay Jonah. So, be angry and do not sin. Do not let the sun go down. Isa pang dahilan para hindi ka magkasala pag galit ka, huwag mong palubugan ng araw yung galit mo. Ibig sabihin, huwag mong patagalin. Ang hirap nito, no? Kaya ang gagawin natin, palubog na araw, pigilan natin. Galit pa ako. Huwag ka munang lulubog araw. No? Galit pa ako eh. Pag di na ako galit, tsaka ka lumubog, eh pwede ba yun? Si Joshua palang nakagawa na yung araw ay pinatigil sa paglubog. Ayan, nagawa niya na ba? So, mahirap to. Kaya nga, the point is, okay lang magalit. Ngayon, kung sakaling nagkasala ka na, sabi dito, do not let the sun go down to your anger. Huwag mo nang patagalin yung galit mo. Huwag mong hayaan na ilang oras na, ilang araw na. Bakit? You will give opportunity to the devil. Binibigyan mo ng puwang. Pag sinabing puwang, dun sa Revelation 13, sinabi doon, nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Michael, the archangel, and all his angel fought with the dragon. And one-third of the angels sumama kay Satanas. And there was no place found with him in heaven anymore. So, ito po yung hindi ko to na-share yata sa Revelation. Nung si Jesus ay namatay sa krus, si Satan hindi na makapasok sa langit. Pero before, nung time ni Job, si Satan nagpapakita kay Lord. May space, may access, mayroong puwang, may lugar. Pero nung namatay si Jesus, inoffer niya yung blood niya sa heaven, wala na, hindi na pwedeng pumasok doon si Satanas. Sabi sa Revelation, no more place for him. Pero dito, pag nagkakaroon ka ng galit, nagkakaroon ng space si Satan sa buhay mo. Kumbaga, parang ganito, puno na yung upuan sa jeep, wala nang makasakay, pero nung may umalis na isa, biglang sumakay si Satan, ngayon, kasama mo si Satan sa loob ng jeep.
sa loob ng shuttle. Sa buhay mo, sa buhay natin, pag yung galit hindi mo tinanggal, si Satanas kasama mo araw-araw. Supposed to be, lalagay ko nga dito, anger and bitterness activate Satan. Nagiging aktibo si Satanas sa buhay mo. At may kalayaan siya. At ito si Satanas, kung paano yung mga asasid, nakita ko na sinamantala ng mga trainer nila, yung galit nila, tinrain sila ng gusto, at naging magaling sila, sasamantalahin din ng Diablo yung galit mo para makagawa ka na mas maraming kasalanan. Sasamantalahin niya yan pag di ka nagpatawad. At ang sabi sa verse 30-32, and do not grieve the Holy Spirit of God. Imagine mo pag galit ka, may sama ka ng loob, hindi ka nagpatawad, inactivate mo si Satanas and deactivate mo naman ang Holy Spirit. Sinat down mo si Lord, inon mo si Satan. Binigyan mo ng space si Satan, si Lord nahirapang gumalaw. Ganito itsura pag may sama ng loob. At lahat tayo nagkakaroon ng sama ng loob at galit. Kaya nga ang usapan hindi yung magkaroon o hindi magkaroon, ang usapan hanggang kailan mo patatagalin. Si Jonah, antagal. Sabi mo sa katabi mo, wag mo na patagalin. Kung gumaya kay Jonah, huwag mong bigyan ng puwang si Satanas sa buhay mo. By whom you were sealed. So do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger. Ang Holy Spirit nahihirapan, nalulungkot, namimighati. Dahil, sabi dito, because of your bitterness, wrath and anger and clamor and slander. Sabi niya, be put away from you. Tanggalin niyo yan. Pag tinanggal niyo yan, ang demonyo mawawala ng puwang sa buhay mo. Tandaan niyo, ang trabaho ng demonyo to steal, to kill, and to destroy. Wawasakin ka, tatanggalin yung saya mo. Imagine mo, tagumpay si Jonah, nag-repent lahat pero hindi masaya. Hindi masaya. So, put away from you, along with all malice, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Lahat tayo nagagalit. Lahat tayo gumagawa ng mali. Pero ang question is, hanggang kailan? Patatagalin mo pa ba kagaya ng ginawa ni Jonah? Hahayaan mo pa ba ang demonyo lamunin ka kagaya ng paglamon kay Jonah nung isda? So, okay lang magalit. Huwag magkasala. Ngayon, kung nagkasala na, repent. Bangon ulit. Nadapa, bangon. Ulit. Simula ulit. So, biblical solution. Forgiveness. Forgive. Yung unforgiveness, unforgiving spirit is putting yourself in prison for the sins of others, sabi ng isang quotation. Yung kinagagalitan mo, minsan ang saya-saya na, sarap ng tulog niya, pero ikaw hindi makatulog. No? Ang laya-laya, kung kita mo siya, nagpo-post, ang gaganda ng post niya, tapos nagkikwento, tawa ng tawa, ikaw, galit na galit. Siya nagkasala, pero ikaw ang malungkot. Imagine mo, nag-repent yung Ninive, hindi masaya si Jonah. Imbis na magsaya siya, hindi siya masaya. Bakit? Galit eh. Masama ang loob. Sabi doon sa Matthew 18:32-35, may kwento si Jesus, yung pinatawad ng malaking halaga at pinatawad ng maliit na halaga. Yung pinatawad ng malaking halaga, nagpasalamat, pero paglabas niya, nasalubong yung isang servant, ang sabi niya, magbayad ka ng utang mo. Eh, konti lang yung utang. Then, pinakulong siya. Nalaman ng master. Then his master summoned him and said to him, you wicked servant, I forgive you all. Dami mo atraso sa akin. Dami mo, alam ko yung kalokohan mo. Dami mo atraso, pero hindi ka nagpapatawad. Ikaw lang ba ang naapi? Ikaw lang ba nasaktan? Si Lord, nasaktan nating lahat, di ba? Kaya sabi dito, I forgive you all the debt because you pleaded with me. Nakiusap ka, pinatawad kita eh. And should not you have had mercy on your fellow servant? Dapat maawa ka rin sa kapwa mo, sa mga tao sa paligid mo. Maawa ka din. At sabi dito, as I have mercy on you. And in anger, his master delivered him to the jailers. Pinakulong siya until he should pay all his debt. So also my Father, my Heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart.
kung hindi ka magpapatawad, makukulong ka sa isang sitwasyon, sa isang kalagayan, sa isang pangyayari, sa malungkot na kulungan, sa malungkot na karanasan, kagaya ni Jonah, at di ka makakalabas doon hanggat di mo pinagbabayaran yung atraso mo kung hindi ka magpapatawad. Kung hindi ka magpapatawad. Kaya nga, pag ikaw hindi nagpapatawad, kinukulong mo yung sarili mo sa kasalanan ng iba. Iba nagkasala, ikaw nakulong. Sinong naloko? Ikaw. Feeling mo nga na api ka, ikaw pa nakulong. Diba? Double jeopardy yan. So forgiveness brings peace and freedom. Pag ikaw nagpatawad, nakakaranas ka ng kapayapaan at kalayaan. Pwede ka na namang gumalaw uli ng masaya. Okay? Sabi ni Mahatma Gandhi, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Yung mga hindi marunong magpatawad, di kayang magpatawad, weak kasi. Weak. Ang kaya lang magpatawad, yung malakas. Tingnan mo yung katabi mo. Strong ka ba? Strong lang ang kaya magpatawad. Be strong. It removes the unnecessary emotional stress. Pag wala kang galit, bawas ang stress mo. Okay? So, yun ang number one stressor ni Jonah. Bitterness, anger. So, meron na nga siyang chronic stress na galit. Ito pa nangyari. Nilamon siya ng isda. Subukan niyo nang kainin ng isda. Kumain ng isda, nasubukan natin. Ano kaya pakiramdam nung kinain ka ng isda? Tapos sabi sa chapter 2, kinuwento niya yung nangyari, I was in the depth, may mga lumot yung ulo ko. Ano kaya amoy? Kunyari, let's say balyena to, let's say. No? Wala namang binanggit sa Bible, pero malaking isda. Sabi dito, and the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah. Kasi nangyari, di ba? Alam niyo yun, binabagyo na yung sila from Mediterranean going to Tarshish to Spain. Binagyo yung barko, tapos nag-pray sila, walang nangyari, nagpalabunutan, at nalaman ang may culprit si Jonah. And then, tinapon si Jonah sa dagat. Tinapon siya. Nasubukan niya na itapon sa dagat? Di pa rin. Swimming pool. Diba yung gaganong ka sa swimming pool? Enjoy ka, taksi, alam mo naman, nandyan sila eh. Pero itapon sa dagat, walang tao dun? This is acute stress. Acute stress is yung mga masasakit na pangyayari, saglit lang, minsan lang, pero matindi. Acute stress to, yung tinapon siya ng buong crew ng barko dahil siya yung may culprit, kaya binagyo. At pagbagsak niya sa dagat, biglang tumigil yung bagyo. Diba? Grabe, no? Comedy. Imagine mo, ang gulo-gulo ng alon. Tapos yung barko gumaganon, biglang pag-itsa kay Jonah, pag-landing sa dagat, stop. Wala agad. Tapos nandoon na yung malaki isda. Nilamon siya. Yung tinapon ka, nireject ka sa barko, and then kinain ka ng malaking isda, at sabi dito, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Anlangsa, kinakain ng mga balyena, kung balyena, plankton, saka mga pusit, anlangsa nun. Buti nga buhay pa siya eh. No? So, stressful din yun. Kaya lang yung acute stress, yung pangyayaring ganun, nakadagdag sa galit niya. And then, so Jonah arose, pagkatapos siyang iluwa ng isda, pabalik sa Nineveh. So balik siya sa mission field niya. Yung tinakasan niya at inayawan niya, doon din siya lumanding. Sabi doon, so Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, 3 days journey. 3 araw na paglalakad. Kung yung pagod ni Elijah ganun katindi, ito rin. 3 araw sa tiyan ng isda. 3 araw naglakad. At alam niyo kung ano yung tsura ni Jonah nung nagpipreach? May baon ba siyang damit? May coat? May kurbata? May pamalit ba? Wala. Mga lumot-lumot dyan. Mga bituka ng isda. Nandiyan dyan. Amoy fishy. Amoy fishy talaga siya habang nagpipreach. Imagine mo ganun katindi yung anointing niya na yung mga tao naniwala kahit yung itsura niya hindi ka panipaniwala. Mukha siyang shokoy eh. May mga lumot. Anointed talaga eh. Tindi nito eh. So he went to Nineveh, 3 days journey in breadth,
Jonah began to go into the city, going a day's journey, and he called out, "Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown." So ito yung nangyari kay Jonah. Chronic stress, galit, inanakit, sama ng loob, hindi pagpapatawad. Acute stress, tinapon ng mga crew. Siya lang yung piniling tapon kasi siya lang naman sa yung talagang may dahilan. Sana kung tatlo sila, medyo masaya-saya yun, no? Kaso wala, siya lang eh. Single-handed. Single out talaga siya na tinapon. Tapos, nasa tiyan, isda, 3 days. Imagine ninyo kung gaano kahirap yung dinaanan. Tapos, gagawin mo yung ayaw mong gawin. Na mag-share doon sa taong galit ka. Masama loob mo. Tapos gusto mo parusahan. Ayaw ni Lord parusahan. Pinatawad ni Lord, tapos ikaw hindi nagpatawad. So these are the experiences of Jonah and Elijah. Now, anong lesson na makukuha natin? Yun. Una, huwag magpakapagod beyond what you can. Yung ginawa ni Elijah, grabe, lagari. Diba yung trabaho natin, lagari, punta tayo doon, gawin natin dito, gawin, lagari eh. Benta natin to. Nako. Pag lagi ka naglalagari, mapuputol ka. Lagari. So yun yung si Elijah, lagari. Kaya ang solusyon ni Lord, bakasyon. Tulog, kain, tulog. Pahinga. Si Jonah naman, ang solusyon ni Lord sa kanyang exhaustion, sa kanyang burnout, sa kanyang stress, sa kanyang depression, magpatawad. Magpatawad. Amen? Magpatawad. At huwag magtanim ng sama ng loob. So let's pray. Let's bow our head. Lord, salamat po sa mensahe mo. Salamat sa kwento, Panginoon, ni Jonah, sa kwento ni Elijah. We learn from their stories. We learn from their mistakes. Kaya sinabi mo nga, Lord, na yung mga kwento sa lumang tipan, ito ay nasulat para kami matuto. At dalangin namin yung mga natutunan namin, talagang gawin namin. Dahil nakaka-stress na ang mundong ito, nakaka-stress yung paligid namin, nakaka-stress ang buhay na to. Pag hindi kami nag-ingat, pag hindi kami natuto, Lord, ahantong talaga kami sa depression. Kaya tinuturo mo sa amin ito dahil ayaw mo kaming umabot dun. Kaya pag umabot na kami sa chronic stress, sa burnout, lalo sa depression, kahit may pera kami, kahit marami kaming accomplishment, kahit nagtagumpay kami, hindi na kami masaya. Itong mga prophets na to, ang gagaling, anointed, produktibo yung ginawa, may fruit yung kanilang labor, may resulta, tagumpay sila, pero hindi na sila masaya. Kaya Lord, aanuhin namin ang yaman ng mundong ito kung hindi naman kami masaya sa buhay na to. Kaya tulungan mo kami, Lord, na hindi lang pera ang goal, hindi lang pagsisikap ang goal, hindi lang tagumpay ang goal. Ang goal namin maging masaya sa piling mo. Kaya tulungan mo ang bawat isa na nanood, nakinig, na yung mga lesson na to, pumaon talaga sa isip namin, sa puso namin. Maraming pong salamat. Ito po ang aking dalangin. Pagpalain mo ang lahat ng nanood at nakinig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.